Alice Dixon, tutuldukan na raw ang haka-haka, kababalaghan at urban legend na taong ahas pagkaraan ng 30 taong pananahimik. Sinabi ni Alice Dixon na finally raw ay sasabihin na niya ang tunay na storya tungkol sa kontrobersya ng urban legend na taong ahas. Ito ay kanyang ipinost sa kanyang Instagram. Mahal kong kababayan, hindi ko gustong buhayin ng chismis. That is the farthest from my intention. Nais ko lang linawin ang mga naganap sa Robinson's Galleria noong dalaga pa ako. I made promise to a dear friend. I said, I would tell my side of the story this year. At dahil 30-year anniversary na this month, it is now time. Yes, 3 decades na. And I've never said a word or explained my side. Kaya, if you are one of the many na gusto nyong malaman ang totoo, panoorin nyo itong kwento ko sa aking YouTube channel very soon. Ang urban legend ito na di umano'y nakaligtas si Alice Dixon mula sa tangkang pagkain sa kanya ng taong ahas na nakatira sa isang basement sa ilalim ng fitting rooms ng Galleria Mall sa Ortigas Avenue. Pero ano ba talaga ang kumakalat na istorya sa likod ng urban legend na ito? Pero bago tayo magpatuloy, kung kayo ay ngayon lamang nakapasyal sa Kaututang Dila Channel, ay huwag kalitang mag-like, share, comment at subscribe. At ngayon, para sa mga Chinese, tulad ng dragon, ang ahas ay simbolo ng mahabang buhay, good luck, maganda at masaganang ani. Kaya naman, sa kanilang kultura, sining at pang-araw-araw na buhay, ay makikita ang mga simbolong ito. Noong 1980s, ay kalat na kalat ang istorya at haka-haka tungkol sa taong ahas. Palagi mong maririnig sa TV, sa radyo at mababasa sa mga pahayagan ang tungkol dito. Saan mang umpukan at pagtitipon ay hindi maiiwasang magawi ang usapan tungkol sa nakapanghihilakbot at nakakapanindig balahibong kwento ukod dito. Paboritong pag-usapan ito, maraming tao ang naniniwala na ito'y merong bahid ng katotohanan. Pero marami rin ang hindi naniniwala. Paniniwala nila ay gawa-gawa lamang ng mga kalaban sa negosyo ng pamilyang Gokongwei ang may-ari ng Robinson's Malls ang mga istoryang ito. Ayon sa usap-usapan, ang taong ahas na ito di umano ay anak ng business tycoon na si Zhang Gokongwei, ang bilyonaryong negosyanteng may-ari ng maraming malalaking korporasyon sa Pilipinas. Ang taong ahas di umano ay kakampal daw ng babaeng anak nito na si Robina Gokongwei. Ayon sa sabi-sabi, ito ay kalahating tao at kalahating ahas. Noong maliit pa raw ito, ito di umano ay nakatira sa mansyon ng mga Gokongwei. Pero nang lumaon at nagsimula ng lumaki, ay kinakitaan ang pagkagusto di umano sa pagkain ng tao. Ang mga kasambahay na nagsisilbi sa pamilya ng Gokongwei, di umano ay hindi nakaligtas. Labis na raw ikinabahala ng pamilyang Gokongwei ang di umano ay sobrang pagkahilig ng taong ahas sa pagkain ng tao. At umabot na raw sa puntong hindi na maaaring itago sa kanilang mansyon. Kaya nagpa siyang ipagpagawa ito ng malaking selda sa basement ng Robinson's Galleria. Ang basement na ito di umano ay direktang nasa ilalim ng mga dressing room or fitting rooms. Ang mga fitting rooms di umano ay mayroong mga CCTV na kung saan ay makikita ng taong ahas ang kanyang gustong mabiktima. Mayroon din di umano itong switch para bumukas ang sahig ng fitting rooms. Noong mga panong iyon ay walang hindi nakakakilala kay Alice Dixon. Isa siya sa mga pinakasikat na celebrities. Kaliwat kanan ang kanyang projects
commercials at pelikula. Pero mas naging kilala din siya dahil usap-usapan na siya'y nakaligtas sa di umano'y taong ahas. Ayon sa kwento, habang si Alice Dixon ay nasa loob ng fitting room, habang nagsusukat ng damit na kanyang nagustuhan, ay bigla na lang di umanong bumukas ang sahig ng fitting room. Nakaligtas raw si Alice Dixon sa tiyak na panganib at kapahamakaan nang ito ay makakapit sa pintuan ng fitting room. Hindi di umano makakalimutan ni Alice ang itsura ng kalahating tao at kalahating ahas na nilalang na kanyang nakita sa ilalim ng fitting room. Mas lalong naging maugong ang usap-usapan at bulong-bulungan tungkol sa taong ahas pagkatapos na mapabalita ang insidenteng ito kay Alice Dixon. Napabalita rin binayaran ng 100,000 piso si Alice Dixon di umano para itigaw ang bibig nito tungkol sa nangyaring insidente tungkol sa taong ahas. Ito rin daw ang dahilan kung bakit umalis at iniwan ni Alice Dixon ang magulong mundo ng showbiz at nanirahan sa Canada. Pagkaraan ng maraming taon ay bumalik si Alice sa Pilipinas at nagbalik showbiz ulit siya. Pero kaakibat nito ay ang hindi mamatay-matay na urban legend na nakadikit na sa kanyang pangalan, ang haka-haka tungkol sa di umano'y taong ahas. Sa isang interview sa kanya, natanungin siya tungkol sa kung sino ang napabalitang muntik ng makain ng taong ahas. Ito ang sagot ni Alice Dixon. Ako yon. Ano ang masasabi niyo, mga kaututan dila? Totoo kaya ito o kathang isip lamang ng mga taong malilikot ang isipan? Ano man ang opinyon ng mga tao ng mga panahon iyon at kahit ngayon man, iisa lang ang sigurado. Ito ay ang walang sawang pag-usapan, ang urban legend na ito. Marami pong salamat sa inyo, mga kaututan dila. Please like, share, comment, and subscribe. Mabuhay kayo, kaibigan.